Ito po ang inyong himpilang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang programang Paring Pilipino. At ito pa rin po ang inyong kabisat, ang Paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At ang inyong kapatid, ang Paring Tagalog, Ayan. Si Father Richard Lagos. So, makakasama na po natin yung Paring Tagalog. So, hard ka na, Father. Itinatalaga kita bilang... Qualified ba, Father? Itinatalaga kita ngayon bilang membro ng Paring Pilipino, Diocese of San Jose. Yan. So, mga kapatid, napakaganda ng paglalakbay ng bokasyon ni Father. At ito nga po, biro mo po nang galing sa Poland, Polillo Island, pumunta sa Cavite, sa Boys Town. Tapos doon na nakuan po siya na na-recruit ng mga Franciscan, bumalik sa Dais ng Infanta. Pero biro mo po 'yon ay tinawag siya ng Panginoon para dito tumubo, lumago, may pagpatuloy at maging ganap na pari po sa aming diocese. Mm-hmm. At ito nga po, sabi ko nga po ay isang pagpapala po siya sa amin, sa aming mga pari, sa aming diocese. Dahil napakarami po niyang pwedeng gawin kahit ano po sigurong i-assign mo dito ay hindi niya tatanggihan at kayang-kaya po niya dahil nga po sa kakayahan niya. Gusto ko lang pong particular na ikwento dahil nga po meron kayong mga youth program dito ngayon ano sa Radyo Maria. Ikwento mga Father, tapos yung natanggap nating biyaya pa ng diocese. Siguro ito isang opportunity na rin para marinig na ating mga kapatid no sa lalong-lalo na yung mga nasa youth ministry isa sa mga programa na sinimulan ko nung i-assign ako ni Bishop dito sa Commission on Social Communications ay yung UCAT on air na pakikinggan nga every Friday. Tuwing alas 9 ng gabi. Yung UCAT Father ay Youth Catechism. Youth Catechism. Mm. Itong UCAT ay inilaunch ni Pope Benedict XVI during World Youth Day noong 2011. Saan yun, Father? Sa Madrid. Madrid, saan, Spain. Nakatanggap ako mismo ng kopya ng katisismo na personal gift ng Holy Father. At na-inspire ako kasi sabi ko, this is really a good material para to evangelize the young people. Kasi una, pang bata na maintindihan yung language ng kabataan. Yeah. So, nag-create ako ng Facebook group ng UCAT Study Group nung makabalik ako dito sa Philippines. Actually, noong ginawa ko yung Facebook group ng UCAT Study Group, ay ang dami na agad na nag-member. Mm-hmm. At interesado sila, ano ba yung UCAT? So, ganito nagtatanong. So, kahit nandun ako sa Spain, sinasagot ko yung mga tanong, tapos nagtatanong sila. Tapos, noong pagbalik ko rito, talagang lumawak yung membership noong group na yon. At hindi ko na malayan na ito palang grupo namin ay parang binabantayan noong UCAT Foundation sa Germany. Yung ganoon talagang tinitingnan. Kasi biglang laki ngayon is around 10,000 members na noong UCAT Study Group. At natutuwa sila sa mga nakikita nilang postings, mga conversations doon sa group. At nakikibalita sila. Hindi ko alam kasi sa Facebook hindi mo alam kung sino-sino yung mga nandun na, especially kung foreigners. No? May mga nakakausap na ako na from Germany, pero hindi ko alam na sila pala ay nasa UCAT Foundation na. Tapos nung malaman ko nasa UCAT Foundation sila, so nagtatanong sila kung anong development ng UCAT dito. Kinukwento ko naman yung karanasan. Tapos nung nasa kuya po ako, Father, tanda mo na ikaw ay parish priest ko. Nag-start ako ng UCAT Study Group ng mga kabataan. We have groups of young people na nagkakaroon ng discussion tungkol sa youth catechism. Mm-mm. Na hindi ko alam kung nagtuloy-tuloy, mukhang hindi yata. Pero sabi naman ng iba, last time na nag-meeting kami with the young people, nandun pa rin daw yung mga members and they are still kumbaga willing to continue yung study group na yan. So yung mga experiences na ganito, dinala, ina-assess pala sa UCAT Germany. Kaya noong sila ay humingi ng representative from the Philippines, actually limang bansa lang hininga nila, sa akin sila humingi ng referral kung sinong gusto ipapadala. Kung pwede nga raw ako yung umattend. Pero sabi ko, I was preparing them for ordination. Yeah. Sabi ko, ayoko naman ipagpalit itong ordination kasi ilan taon ko itong pinaghandaan tapos because of that. So sabi ko, magpapadala ako ng right person para ipadala dyan. Mm. So ang pinadala nga natin is si Kuya Jomar Luciano dito sa St. Joseph Cathedral. Mm. And then,
ang gandang-ganda ng naging outcome noong pagpunta niya ng 3 months sa Germany. Mm-hmm. At magkakaroon tayo ng isang malaking project na supported ng UCAT Foundation Germany at ng Aid to the Church indeed. Mm-hmm. At magtatayo ng UCAT Center dito sa Philippines. Mm-hmm. At itatayo dito sa ating diocese sa San Jose, Nueva Ecija. Actually, itong UCAT Center na ito, Father, magiging sentro ng paghubog ng mga kabataan sa buong Pilipinas. Yeah. At hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong Asia. Especially South Asia, Southeast Asia. Except India and Middle East, no? Mm. So lahat ng Asian countries ay magpapadala sa ating kabataan para hubugin sa pamamaraan ng UCAT. Oh. Mm. Kasi ang layo ng UCAT ay i-train ang mga kabataan na maging isang katikista ng kapwa niya, kabataan. Wow. This is part of evangelization work natin. At ito yung ating contribution, Father, sa Philippines and sa Asia. Wow naman! So, mabuhay ang Diocese of San Jose. sa tulong ni Father Richard, sa iyong pa isang biyaya. At alam ko, Father, pag na-develop yung mga youth yan, baka dyan magkaroon din ng mga bukasyon sa pagpapari at pagmamadre. So, God bless at congratulations. Sana po ipagdasal niyo ipagdasal itong program. So, yun po. At ito po, napakaganda na episode itong Paring Pilipino na ito dahil ito nga po itong guest natin ngayon, si Father Richard, ay involved po sa mga kabataan. So, Father, medyo matatapos na po yung oras natin. Napakaganda kung pwedeng magbigay ka ng panghuling message para sa kabataan din at sa lahat mga nakikinig sa atin. Para sa akin po, Father, yung aking pagkapari, maisa-summarize ko sa isang phrase, no? Yung tema ng aming ordinasyon, yung Servus Amoris. Oo. Servant of love. Servant of love. Lingkod ng pag-ibig. Wow, para sa akin, yung pagkapari ko ay walang iba kundi dahil tinawag ako ng Diyos para maging lingkod ng pag-ibig. Kasi ang Diyos ay pag-ibig, si Jesus ay ang pag-ibig. At ang Diyos at si Jesus ang aking pinaglilingkuran at gusto kong maglingkod sa kanila, sa Diyos, no? Kaya yung naniniwala ko na yung paglilingkod ko bilang isang pare ay paglilingkod sa pag-ibig. Sa pamamagitan ng talagang lahat ay alang-alang sa pag-ibig. At dahil din sa pag-ibig ng Diyos ako naging pare. Oh, wow, so napaganda po yun. Ako naman, Father, 25 years ng pare at nire-renew ko rin ngayon yung paglilingkod ko ng dahil sa pag-ibig. So thank you, Father. Alam mo, inspiration din namin yan ng mga lumuluma ng pare. Kaya, lalo na kayo yung mga batang mga pare ngayon. So kayong makakatulong din sa amin, makakapag-inspire sa amin. At yung nga yung napakaganda, yung tungtunga nga po kay Father Richard, yung pong kakayahan na po na mahalin kaming lahat. Naubog siya sa pagmamahal. So, yun po yung training niya. At kaya nga po ganun yung sa ordination mo, no, Father. So, Padre, maraming salamat sa hapon na ito. Napakinggan na naman po natin ang isa pang kwento ng bokasyon sa buhay pagpapari. At Father, pwede ba kitang utusan kasi magiging member ka na ng Paring Pilipino, no? Ikaw ang gumawa ng announcement natin dito sa ating diocese. Ayun po, magkakaroon po ng isang linggong pagsasana espiritual ang mga kaparian kasi kailangan din natin magkaroon ng talagang pagsasana, yung tinatawag nating retreat, no? Pagdasal yung natin, pagdasal po ninyo kami. No, na maging mabunga, makahulugan ang aming pagsasanay na ito, ng retreat na ito. Mag-uumpisa po sa mamaya na ano oras ba yung ating start at gabi, ano? Mamayang gabi hanggang sa Biyernes, no? Gaganapin po ito sa Bahay Pari sa San Carlos Seminary sa Guadalupe kung saan ako nagtapos. Wow. Retreat San master Carlos. Natin. Ang retreat master po namin ay si Archbishop, no? Elect. Dong Lavarias ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Oh, yung dati siya sa dati iba. Po siya sa iba, Zambales. Oh, Father, idagdag mo na rin yung announcement, yung mga program ninyo sa Radyo Maria. Opo, mamayang gabi, makinig po kayo ng programang UCAT On Air tuwing alas 9 po ito ng gabi sa mga kabataan, no? Ay, Friday yan, ano? Friday po yan pala. Regular po yan. Regular. At yung programa ng ating mahal na obispo, yung In Manus Tuas, ito po yung tungkol sa buhay spiritual, no? Spiritual life natin, tuwing first, second, and third Wednesdays of the month. Oh, and of course, yung
Paring Pilipino every kanyan, every Tuesday. Opo, every Tuesday. At dito sa diocese ay every third Tuesday. Third Tuesday of the month. Opo, opo. Mm-hmm. So, kay po, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. So, paalam na tayo, Father. So, maraming salamat po, Father, sa iyong pag-anyaya sa akin sa programang ito. At sana yan, lagi na akong makasama sa programang ito. Amen. Hired. Hired na raw, qualified. At muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programang ito ng Paring Pilipino. Sana po lagi niyo subaybayan. At sana maging daan din tayo ng pagpapalaganap, no? Ng, yung makabataan ay anyayahan natin na talagang maging pari, no? Yung vocation campaign, maging daan tayo na yung mga kabataan ay madala natin sa tamang bukasyon sa kanilang buhay. Muli po, ito si Father Richard Lagos, ang Paring Tagalog. At ito naman po si Father Bong Romano, ang inyong kabsat, ang Paring Ilocano, Diyos ti Agnina, kada kayo am amin apo. At nagpapaalam po ang Paring Pilipino. Tinawag ng Diyos mula sa bayan, ang daing ay lubos, ikaw ang larawan ng pagbibigay ng puso, buong buo di kulang at gustong gusto. Taglay mo, nakikilala mo ang iyong lupa sa lobo, ikaw ang pag-anggalan sa talim ng kasalanan, salita ng Diyos at panalangin.